kawawa yung sasakyan ko. 8 years naming pinagsamahan ng sasakyan ko. Ayan o, basag yung ano o. O, ngiwi yung ano. Dapat papunta ako doon, si Lolo. Biglang kumaliwa. Sira yung ano. Guys, na-accidente kami kanina. Medyo hindi maganda araw natin. At yung lolo kasi hindi nagtitumingin, hindi nagminor. Halos sabay kaming dalawa. Tapos bigla siyang kumaliwa ng ganun. Nakita ko parang naka-red yung tail light niya eh. Ibig sabihin nakapreno siya pero parang hindi ko makagat yung preno niya. Sa ngayon, sapol na sapol. Nasira yung left side ng sakyan ko, tumagas yung tubig yung sa ano siguro yun, sa wiper. At hindi ko alam kung in-standby ko muna doon yung sakyan kasi ngayon eh nagsarado na yung mga talyer dito sa malapit at ano tapos bukas Sunday sarado yung talyer, medyo malayo yung bukas na talyer dito. Masikaso ko yun sa Tuesday pa. Baka ikaw lang humaayos pa yun. Parang nasira. Sira na yung ano eh. Di mabuksan yung ano eh. Yung hood. Baka nawasak yung ano. Pero mandar pa naman siya kanina. Naiparking ko pa ng ano maayos. Pero ang ingay. Yung ano ang ingay ng sa may unahang kanan nagulong, siguro na damage yung preno niya kasi pag nagpipreno ako at mag-iingay siya itakbo ko pa naman ng mabagal, ipark ko ng maayos. So, di ko alam bang, kung anong mangyari dun sa ano, buti walang na saktan sa amin, walang sugatan o napilayan. Medyo masakit lang yung ano ko, yung kanang balikat siguro pag preno ko at pag ano sa manibela. Kahit anong ingat talaga, maaksidente talagang maaksidente. Luma na kasi yung sakyan o ano, yung lolo kanina, naawa din ako kasi parang problemado siya. Dalawa ang kasama niya, siguro asawa niya siguro yun at anak. Yung anak niya may ano, may bandage dito sa braso. Dalawa, parang galing lang sa ano yun. Galing sa ano yun, sa dialysis, parang may kidney tapos kidney failure tapos ang payat-payat ng anak niyang teenager. Siguro wala sa sarili yun kaya yun na di niya na siguro na ano yung direksyon niya kung saan siya papunta. Bigla siyang kumaanan, bigla siyang kumaliwa. Siguro ang takbo namin nasa 40 lang, 30 ganun. Na ano.
Kaya yun. Ewan ko lang anong mangyari. Buti dito guys, yung ano, insurance nang bahala. Sa ano, pag ipapayos yun, insurance nang magbabayad. Sa mga insurance company din at Talyar ang nag-uusap. Tumutulong sila sa ano. At walang ano, walang nangyaring suntukan. Hindi katulad sa Pinas na pag nagbanggaan ay magkikipagkrambulan agad sa kalsada. Ito yun, tahimik na naawad rin ako lolo kasi parang ano, parang wala talaga siya sa sarili. Problemado siya sa parang hindi nga naligo yata yun, parang hindi pa, parang haggard na haggard ang itsura niya. So yun guys, sa Tuesday baka makapunta ko sa Talyar. Yun, ipapaaya. Tingnan ko kung mapayos mo yung sasakyan, pero ano yun, 8 years na ko nang sasakyan yun, tapos medyo 18 years na yun kasi 2002 na Ford pa yun. Pero maganda pa yun kasi paayos ko lang, kapalit ko lang ng mga pesa noong April. Estimate ko nga, takbo pa ng mga 2 to 3 years yun bago magkasira ulit. Tapos sa malas. Sa ano na lang, salamat na lang sa Diyos at walang nasugatan sa amin noon, napilayan mo na paano. Buti nga medyo sa unahan ko natamaan yung sasakyan. Kung sa side ng sa driver side ko natamaan yun, baka nakaaksidente pa ako. Buti na lang hindi. Medyo na sa gulong ko siya natamaan. Hindi yung sa driver side mismo. O baka na pilayan ko pa yun unahan. Accidente yun, baka na kung napano pa yan siguro, buti na lang at may awang Diyos at inaano pa rin tayo kahit may ganun nangyari. So guys, kayong ano, lalo mga driver dyan, ingat-ingat din. Pero talagang kahit anong ingat mo, ano tayong magagawa? Aksidente. So kung ano siguro yun, baka di ko na ipayos, pa-scrap mo lang. Pagpahingain ko na din. Baka kasi wala rin insurance yung ano eh, kasi lumang-luma na yung sasakyan. Walang insurance siguro yung matanda. Baka ipa-scrap na din niya yung ano niya, yung sasakyan niya. Yung nakakawa naman yung matanda kasi parang problemado sa ano niya, pamilya niya. So yun guys, salamat sa mga concern na nag-message sa akin. At yun, ingat-ingat na lang sa mga driver dyan.